Welcome back to another video. So for today's video guys, I'm magre-review tayo ng lip tint sa from my friend, and syempre nakakatuwa dahil sponsored niya tayo. And of course kasi nagtiwala siya sa akin kahit na hindi man ako ganoon kasikat, but still, 'di ba? So sobrang nakakatuwa lang. So hindi ko na patatagalin pa, and then let's start. So guys, nung nagbigay siya sa akin ng mga lip tints, wala lang siyang kasama ang packaging kasi nga naubusan. So tinanong ko rin siya bakit mayroon ba siyang or kahit man lang extra ang packaging diyan na ipapakita ko. So wala siyang naisamang packaging dahil nga naubusan kaagad. Half lang kasi hindi pa ako nakakapag-ayos and kakagising ko lang. So, share ko lang guys bago tayo mag-start na mag-swatch. Natry ko na rin yung swatch siya kahapon. Tapos, vinlog ko rin siya. Kaso nga lang, super hina ng boses ko eh. So, parang may mali sa video na yun. Kaya inulit ko na lang. Kaya kung mapapansin nyo yung roller niya is parang gamit na. Well, ginamit ko na rin siya. Nilagay ko lang siya dito. Kasi nga, super hirap niyan tanggalin kahapon. Pero ito, ginawa ko na lang ng paraan. Tapos, meron pang bakat dito. At ito, meron din. So, pero, very light na lang siya. Kasi, sobrang hirap nilang tanggalin, guys, as in. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng kanyang lip tints. So, ito. What? Ito yung kanyang mga lip tints. So, 10 shades silang lahat. Ang pangalan ng kanyang lip tint, AC Lip and Co. AC Lips and Co. Kung ko lang ba talaga siya or cosmetics. But anyways, kung ano man doon, bumili na lang kayo guys. So, 80 pesos lang siya. And ilalagay ko na lang din pala sa description box yung link ng kanilang page. Nasasanay ako na may nababanggit na Shopee. May wala kasi siyang Shopee. So, meron siyang Lazada. And ilalagay ko na lang dito sa description box. So, ipapakita ko rin dito sa gilid. Ipop up ko na lang yung itsura ng kanyang page na sa Lazada and then nung owner. Guys, share ka lang. Halos lahat ng mga pinangalan niya dito sa kanyang mga lip tint is yung mga Greek goddesses. What? Goddesses. Ano ba? Goddesses. Okay. Oh my God! Wow! So, ang dami kong cut. Ang dami kong sinabi mali. But anyways, and then let's start na natin to. Unahin natin tong nasa akin label dahil gamit ko ngayon ang lip tint, which is yung shade na Hestia. So, ito siya. Oh, hindi nyo makikita yung pangalan kasi medyo phone lang tayo. Hindi siya masyadong makapag-focus. But anyways, ilalagay ko pa rin siya dito sa aking kamay. Bukod sa meron ako sa aking labi. So, maglalagay rin tayo dito. So, kung napapansin nyo kung yung roller, bakit halos lahat mapapansin nyo naman kung bakit parang gamit na. Well, ginamit ko lang siya dito. Hindi ako naglagay sa labi kasi nga, nag-review lang din ako kahapon. Pero, inulit ko ngayon dahil nagkaroon ng something or problema. So, lagay na natin. Ang una. So guys, ito yung bigay niya sa akin. Ito yung mahirap lang siyang, itong yung Hestia na na shades. Yung lalagyan lang niya yung may karoon ng problema kasi nga yung roller niya, kapag nakaganyan siya, hindi kada pinapahid mo, hindi gumagalaw siya, 'di ba? Kapag yung lip, 'di ba kapag ang lip tint, 'di ba pag iniro-roll mo, gumagalaw yung roller niya. Ito kailangan mo pa siyang i-adjust. So sa nagkaroon siguro ng problema dito lang sa roller niya. Pero the rest naman is hindi nagkaroon ng problem and okay naman siya. Ito lang, lalagay na to ng shade, ng Hestia is nagkaroon ng something sa roller. So, ayan siya guys. Nakikita niyo. So, may pagka-orange. Orange siya na halong red. Tingnan niyo, pinilit kong burahin ng ginag, ginag, ginag. Burahin ng ginag, ginag, ginag. Hindi totoo yan. Para lang mawala. So, ayan guys. Nakita nyo. Super cute, diba? Hindi siya ganun na ka-super red. Para may pagkahalo siya ng orange and red. Ayan kung nakita nyo. And guys, share ko lang. Hindi siya ganun kahirap na i-blend compare sa mga
ibang lip tint and ang bango niya rin, guys. Pag binili niyo, amoy ano talaga siya, amoy bubble gum. Alam niyo ba, guys, ngayon na lang ako ulit nagkaroon ng lip tint kasi nga halos lahat ng meron sa akin dito is puro lipstick. Tapos yung dati kong lip tint, tinapon ko na siya kasi hindi ko na ano nga sa yung amoy niya habang tumatagal, amoy panis. Oh, no. Amoy panis talaga siya na hindi mo malaman kung bakit ganun yung amoy niya. So syempre ako kapag ganun, parang alam mo yung ayoko nang gamitin yung lip tint kasi what if kung ganun pag nilagay ko siya sa labi ko, paano kung ganun din yung amoy niya, amoy panis siya. So no choice ako kundi itapon siya. So yun naman yung nabili kong lip tint na yun. Sabi niya kasi is 100, dalawang lip tint na siya. So syempre natuwa ko kasi 100 lang sis, tapos dalawang lip tint ka na. Tapos ayun nga, ganun din, parehas silang nag-iba yung amoy niya habang tumatagal. So syempre hindi ko nasabi kung ano yun and kung sino man yung nabigay. Google! Barinig kita sa mukha! And ito, ngayon na binigay sa akin, kahit matagal na siya, hindi amoy panis habang tumatagal compare sa mga ibang lip tint. Kasi diba may mga iba talaga na sobrang baho niya, hindi. Hindi pa rin nawawala yung amoy, ano niya, amoy bubble gum. So next naman natin, nag-use itong Artemis. Ang hirap pa natin, dalawang beses ko siya inulit. Ito yung pangalawa. Ito parang mas darker siya, yung Artemis. So guys, yung kada sinasabi kong mga shades, ilalagay ko na lang dito yung itsura nila kapag nilagay siya sa lab. So ayan siya guys, isa. Ayan, ito yung Artemis. So parang siyang brown. Kita niyo ba? Ayan. So parang may halos siyang orange. Or something like na parang brown talaga. Ayan. Sundan so, nila guys. As in, once na kapag pinahid nyo na agad sa palad dito nyo, sa palad nyo, or sa something sa labi nyo, ang bilis dumikit, tapos napakadaling i-blend siya. Super ganda niya guys, as in quality din siya. Tsaka yung packaging niya, maganda rin naman siya, kaso lang, suggest ko lang, if ever lang naman, na siguro yung something yung, di ba, sa mga lip tint. Yung ito kasi, pag hinawakan mo siya, super ano siya, parang alam mo yung madikit. Pero hindi naman sobrang dikit niya. Ang ano ko lang, siguro yung ito, yung lalagyan ng lip tint, siguro lagyan lang siya ng cover, which is yung parang alam mo yung dito, basta lalagyan siya ng cover. Kasi nga, diba kung na maglalagay ka ng lip tint sa labi mo or sa cheeks mo, tapos diba minsan ang ginagawa natin dito sa ating finger. Tapos pag pinapahid natin siya, tapos pag once na kapag nilagay natin ulit siya dito, dumidikit. So didikit yung tint niya dito kasi nga wala siyang parang alam mo yung cover dito para hindi sumakatul sa mga ibang lip tint, diba? So hindi ko lang kasi ano tawag sa ganun, or parang glass siya para kahit papaano, diba? Kunwari ito, ayan, may parang stink ako ng lip tint ko, tapos pag niyano ko siya dito nang basa, edi syempre didikit siya. Kasi minsan di naman natin naiiwasan, lalo na kapag nag-lip tint tayo. So mayroon siyang babakat yan dito. So yun yung parang nakakapangit lang sa packaging ng lip tint. So yun lang naman. If ever lang naman. Yan. Mapakialam mo. So next naman tayo, itong Nemesis. So ito, I think ito yung mas ano. So titignan ko kasi yung picture niya. So ito siya, parang mas darker siya. Ayan, so ba't ko ba pinapakita sa inyo? Ilalagay ko naman dito. Hindi ko pala siya nahalo, basta-basta ko nila nilalagay. Wala na, finish na. Tapos super lambot niya kapag ginaganyan mo siya. Oh my God! Wow! Para siyang purple. So guys, don't get me wrong ha, sa mga bago pala nakapanood, kung napapansin niyo bakit mga parang gamit na yung roller niya. Kasi nag-film na rin ako kahapon kasi nagkaamali lang, kaya inulit ko ulit i-film to. So ginamit ko lang siya para dito sa swatch. So next naman tayo na shades is yung Demeter. Light lang siya kasi halata naman sa ano eh, dito niya. Mga gantong kulay, hindi talaga bagay siya sa labi ko. O hindi talaga siya bagay sa akin. So next naman natin is si Rhea. Parang may pagka-nude, ganon yung kulay niya.
napupul na naman po to and mahirapan na naman tayong tanggalin. Ang galing. So, next naman natin is yung Hera. Sinesh ko pa kung ano yung tamang pagbigkas kasi nga baka mamali ako, ma-judge pa ako, di ba? Yung Hera. Heba na sa isip ko. What? Ayan, nakita niyo. Ang dami agad. Tingnan niyo naman. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan sila. Ayan. And then, next naman natin is yung Athena. So, ang naaalala ko sa Athena talaga na name is si Catherine Bernardo. Ito siya, oh, parang red or orange something. And then, red siya, guys. Yung Athena. Ayan, red na red siya compared dito sa una. Kasi itong Hestia is may pagka-orange. Tapos, ito is red na red. Ayan. Super nice niya, di ba? Ang cute. Ito yung favorite ko sa mga lip tint is yung Athena na shades. Kasi yung pagka-red niya, super ganda. And ang dali talaga niyang ilagay sa labi. Sis, so ito talaga yung pinaka nagustuhan kong shade. Well, halos lahat naman kasi is maganda. Right? My God, may hirapan na naman tayo magkuskus. Red na red siya. Tapos, yung itong shades na Aphrodite is miss darker red naman siya, 'di ba? So parang dalawa na sila yung gusto ko. Ang ganyan, pero talaga yung brown na brown and ito is darker red, kasi parang mas dark red talaga siya. Ayun, kakaproblema tuloy yung ating boses, sis. So for the last one is yung Hebe. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko, guys. Alam mo ba, sinesearch ko talaga mga 'to. So, for the last, ito yung pink. Which is ito yung hindi talaga bagay sa akin. Tingnan, di ba? Kapag once na nilalagay ko siya, andali niyang dumikit. Tapos, super easy niya once na kapag binled mo siya, hindi siya ganun kahirap i-blend. Kaya, napakaganda ng lip tint niya. In fairness, guys, kaunang-unang lip tints na mga nilabas niya, pero super ganda. So, ayan siya, yung mga pagka-pink. Ito talaga, hindi siya bagay sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit. May mga lipstick ako na pink, kasi talaga siya bagay sa akin. Para kang mukhang ewan. Yun, share ko lang. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko... Slat, amoy, bubblegum. Kaya ito yung talaga yung gustong-gusto ko sa mga lip tint talaga. And of course, long-lasting din siya, guys. Kung nahiinom ka lang ng tubig, ganyan, or kung ano pa. Hindi siya agad-agad bubura kasi nga long-lasting siya, guys. And super, super nagustuhan ko itong lip tint na to. Kasi nga, ganito yung mga lip tint na gusto ko na bukod sa mabango is long-lasting din siya. Na lang po tatapusin ng aking video. Hope you like this video and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates and upcoming videos. So see you in my next vlog. Bye! Bye.